So good ano na ba? Good morning now. This is our last meeting because we're gonna discuss the solution to our final exam in HVAC, no? Heating, ventilating, air conditioning and refrigeration. Subject of ours, which is the tutorial, no? So I'm your Professor Charlton Inao, and this is our subject, air conditioning, no, with a touch of refrigeration and heating and ventilation. So we will leave this, medyo complicated, this is a bit complicated. We're gonna leave this for a while kasi yung inattach ko medyo malalabo yung mga ano. Pero babalikan natin yan, mabilis lang tayo dito sa ibang mga problem, no? So let us consider this rotary dryer. So if I may read, the problem: a rotary dryer fired with bunker oil of 10,000 kilocal per kilogram higher heating value is to produce 20 metric tons per hour of dried sand with 0.5 moisture from wet feed containing 7% moisture. A specific heat of sand is 0.21 BTU pound per degree Fahrenheit. Temperature of wet feed is 30 degrees centigrade and temperature of dried product is 115 degrees centigrade. No? So the first thing to do in this kind of problem is to really imagine, no, or you have to picture out in your mind what is happening in this rotary dryer, right? No, and that's what we're going to do in this moment, no, at this point of time, no, kasi hindi na to naka-drawing dito, no, hindi to na bigyan ng drawing, but we can have a drawing for this, right? So I'm gonna use the open space at the top of the slide so that we can avoid going here and there, no, flipping out the pages, no. So we're going to lay down all the given first, no. A rotary dryer, right? So we have a rotary dryer, you know, the dryer, the different kind of dryers, right? So there is this rotary dryer. Meron kasi mga flush dryer, rotary dryer, may batch dryer, may iba't ibang klase ng dryer, no? But when we talk of rotary dryer, of course it is rotating, no? Merong motor, merong driven by belt or chain, no? Yan, no? So first, we have to picture out this So normally the dryers are mounted in a way that it is inclined. No? Bakit inclined? Kasi meron siyang portion. Pag sinabi ko inclined, may certain angle yan, no? Meron kasing portion ng dalawa, no? May dalawa yung pag-analyze ng dryer. Meron tayong feed, no? Meron tayong feed papasok. At meron tayong lalabas, no, product, no, feed side and product side, no. Ngayon, a rotary dryer fired with bunker oil of 10,000 kilocal per kilogram, no. So binigay yung higher heating value, no, higher heating value, which is the property of the fuel, right? Anong fuel niya? Bunker oil. Yung lang is meron daw 10,000 kilocal, no, calorie is a unit of energy per unit mass, no, cal per kilogram, higher heating value, to produce 20 metric tons per hour of dried sand. Ano yon? Ano yung when you see this to produce 20 metric tons per hour of dried sand, anong naintindihan nyo?
Yung ba ay feed o product? Product. Di ba? Kasi to produce eh. Para siya makapag-output, para siya makapag-luwal, no? Para siya ay makapag-bigay ng ganitong sand. No? So, ibig sabihin, banda rito sa product mo, lagay natin dito, no? Sandali. Mahirap kasi mag-ano sa product. Ito. Dito sa product side, no? Dito sa product side, no? Sa product side, ang inaasahan mo na produkto ay yung mass flow niya ay 20 metric tons, no, kada oras, no, dried sand with 0.5 moisture from wet feed containing 7. moisture. So dalawa yung binibigay dito, tingnan niyo ha. So, eto. Alin dyan yung moisture sa product? Alin dyan yung moisture sa feed? Pag, if you're gonna see the statement, pwede mong ituloy-tuloy. No? If you're going to read that continuously, makikita mo yung phrasing, no? Yung pagsalansan, paghahanay ng mga words into the sentence. Sabi dyan, to produce 20 metric tons per hour of dried sand with 0.5% moisture. So yung ilalabas niya daw na produkto, ilalabas na ng dryer ay mayroong 0.5 moisture, no? Ilalagay mo dyan, so 0.5% moisture. Okay? From wet feed containing 7%. So malinaw, there are two moisture content given. And paano mo malalaman, paano ka nakasigurado na ito ay sa feed? Paano ka nakasigurado? Kasi parang nakakalito yung hanay ng mga sentence. Eh. Pero paano mo bilang estudyante, bilang nag-aaral, paano mo nalaman na yan ay sa feed? In 7. Containing, sir. Una-una, sabi dyan, from wet feed, di ba? Mula. From, di ba? From wet feed containing 7%. So, ibig sabihin, kalapit itong sentence na to, no? Wet feed containing 7%. Ano pa yung isang paraan? What is the other way to determine that 7% is really from the feed? You can compare the two, di ba? Ito yung 7, the other one is 7, the other is 0.5. O, anong masasabi mo dyan? Sino ba ang mas maliit na moisture content kung i-compare mo yung feed tsaka product side? Alin dapat ang mas maliit na moisture? Product side, sir. Product side, sir. Oh, kasi 'di ba 0.5 natuyo na eh, 'di ba? Parang imaginein mo basa, 'di ba? Pag nilagay mo yung sand, basa-basa pa 'yan, galing 'yan sa mga, alam nyo ba kung saan galing yung buhangin? Di ba galing sa dagat, sa mga ilog, no? Sa river, silted yan, no? Yan. So, para magamit agad sa construction, sa mga semento, sa paggawa ng kung ano-anong mga sa construction, may mga dryer, no? Dryer. I-dry mo yung sand kaysa umasa ka sa, ano, sa araw or sa sun. So, ibig sabihin, tama, we are right in this, 7%, ito naman ay 0.5. No? Ano pa yung ibang makikita natin dyan? Specific heat of sand is 0.21 BTU per pound degree Fahrenheit, no? So, pag dito ko lang lagay, no? So, ito, specific heat. Alam nyo ba lahat ng bagay ay may specific heat? Di ba? Yung tubig, yung yelo. So, in this case, specific heat of sand. Ano masabi mo sa binigay na, ano, na specific heat ng sand? BTU per pound degree Fahrenheit. Ayan, sorry. Ayan. Compared sa units, no? Tuloy muna natin. Temperature of wet feed is 30 degrees centigrade. So, ito, merong binigay na moisture. Tapos, ito, temperature of wet feed ay 30. No, ibig sabihin, mas mababa. Pag lumabas siya sa dryer, nainitan siya, nag-absorb yung dryer ng heat, dapat
mas mataas, 'di ba? Kasi dryer eh, 'di ba? Iniinit siya eh. So tama lang na ilagay natin na temperature of dried product is 115, which is higher than 30, no? So para hindi kayo malito, ito yung input natin, the sand is 30, which is ambient, 'di ba? 'Di ba yung ambient natin is mga 27, 30, 36, 'di ba? Ngayon mainit. So ngayon, paglabas niya sa outlet, sa discharge, 'di ba? Siyempre may discharge 'yan. No, ito naman may hopper diyan na input, no? Ito yung discharge, 'di ba? So paglabas niyan, 115, 'di ba? So ito ay 115. 'Yan. So maliwanag na, no? Pero yung point ko kanina, if I may go back to my question. Ano masasabi niyo dito sa ano, sa specific heat? Tingnan niyo lahat ng units, tingnan niyo lahat ng units. Ano yung unit system ng units natin pag kinumpare mo? Kilocal, degree 30 degrees centigrade, di ba? 115 degrees centigrade. Anong units yun? English. Oh, bakit English na? Cal, calorie. Centigrade. Calorie. Metric, di ba metric? Ang English yung sa specific, sir. Ha? Sa specific. Oh, kaya nga, yung the other, all the rest are metric. Pagpunta dun sa specific heat, naging English. Diba? Diba? Nakuha ba? So parang nililito ka ng, kasi board exam to ha, board exam. Kasi some of you will be having board exam, kaya sinasanay ko kayo sa mga problems, no? So pag tiningnan mo, parang malilito ka kasi pinagsama, no? Pinagsama, baka malito ka, ang dami mong i-convert. So at this point, pwede mo siyang, ano, no? Tingnan agad. Dito. Iano ka muna to ha? Oh, punta tayo sa internet kasi naka-online naman tayo. Ano yun? Specific heat of sand. Di ba? So, pwede natin siyang tingnan agad or at least ma-convert. Oh, tina mo. Ano daw yung specific heat ng sand? Ano ba yung unit nito? Anong unit nito? Specific heat. The sand have is high specific heat. Ulitin ka. So, specific heat ng sand, sabi dyan, ay 840. Pero anong unit nito? Ang unit nito ay, I think, metric, no? Kasi yung ice ay 2,100, which is kalahati ng 4,000, which is the water, no? Specific heat ng water ay, in terms of, bakit napupunta rin? Ay, ito, no? Eh, no? Di ba sabi natin metric, no? Kasi nga yung water is 4,200 eh. Kunin ko to, no? Para naman may ano tayo, reference, no? So ito, ilagay ko dito. O, tingnan nyo to. So pag tiningnan mo to, class, yan, no? Specific heat, ano yan? Joule per kilogram degree centigrade, no? So yung water is 4,200. Kasi di ba 4.18, di ba? So, may kanya-kanyang ano. Pero ang unit nito, gusto ko lang emphasize, no? Ginawa niyang notation na puro numerator, pero pag kinonvert mo to, joule, kasi kilogram negative 1 yon, per kilogram per degree centigrade, no? So, eto, joule, kilogram, degree centigrade, no? So yung water is 4,200, yung sand is 840, no? Ito yun, no? Class.
No? So ibig sabihin ito ay 840 joule per per kilogram degree centigrade, no? So kung gusto mong gawing kilojoule per kilogram, so mag-divide ka ng 1000 joule is 1 kilojoule, di ba? So joule and joule will be canceled and then magiging 0.84, no? So ibig sabihin 0.84 kilojoule per kilogram degree centigrade. Ganun din yung iba, no? Pag divide mo ng 1000, 4.2. Di ba? Ito naman, ice is 2.1. Right? No? So ito ay pag dinivide mo ng ano ng 1000, di ba? 1000 joule, di ba? Per 1 kilojoule, no? So ganun ang ano natin. Nabanggit ko lang, no? Para malinawan natin. Ngayon, anong pinapahanap? Calculate the weight in kilogram of wet feed per hour. Calculate the weight of water to be removed per hour in kilogram. Calculate the heat in BTU per hour required. Calculate the liters of bunker oil per hour. Specific gravity of bunker oil is 0.75. No? Tama ba itong ano na to? Parang kulang to. No? Anyway, solvein lang natin yung ano dito. Yung mga una. Ngayon, ano yung wet feed per hour, no? Bakit pinapakalculate ang weight in kilogram of wet feed per hour, no? Wet feed. Kasi nga yung dried feed binigay na, 'di ba? Ano yung dry feed? Eh, no. 20 metric tons or 20 ano ba? 1 metric ton is ilan? 1,000 kilogram, di ba? Isang metric ton is 1 ton or metric ton is 1,000 kilogram. So, calculate the wet feed of weight in kilogram of wet feed per hour. No, ibig sabihin, punta tayo rito, no? So, ang tinatanong ay eto, no? I-illustrate ko ulit, no? So, eto yung product side, di ba? Eto yung feed side. Wala siyang mass, no? Mass flow rate, di ba? Dot M. Ito naman, yung lumalabas rito, alam ba? Anong lumalabas? 20 metric tons, di ba? So, magkakaroon tayo ng heat and energy balance, no? Kasi ang formula natin ay ito, no? Bone dry mass of product equals bone dry mass of feed, no? Basta sa lecture ko, kung tiningnan niyo yung mga lecture ko sa channel natin, nandun yun, no? Ang principle dyan, kung ano yung pinapasok mo, yung bone dry mass, no, ng feed, no, ay yun din ang bone dry mass ng product, no? Because mass flow, no, mass is constant, no, law of conservation of mass, ganun yun, no? So, ito, ano yun? Paano mo malalaman yung bone dry mass of the product? So ang formula doon ay ito, no? P 1 minus percent MP, no? P equals 1 minus percent MP. Yung bone dry mass ay malalaman mo, ito, no? Bone dry mass ng product is this, no? So ang mangyayari diyan ay product, no? Ano yun? Ito yung 20 metric ton. Paano mo nalaman? Kasi metric ton is 1,000, right? 20 metric ton. 1 metric ton is 1,000 kilogram. So, 1 metric ton. No? So, lumalabas na 20,000 kilogram per hour. No? So, yun yun, di ba? 20,000 kilogram per hour. Ngayon, ang formula is this, no, 1 minus percent MP. Kasi 100% lahat eh. 100% na saan ba tayo? Ito, di ba? So, ito kasi ay 0.5 yung moisture from wet feed. So, ang gagawin natin, i-ano natin, no, ilalagay natin dito sa formula 1 minus 0.005 ito naman kilogram per hour. Ano mang pinapahanap? Wet feed per hour. Tama ba tong sagot ng estudyante na to?
parang may kulang. Tsaka bakit kinonvert ng ano ng pounds, no? Ano ba sagot nyo? Kilogram per hour? Nakakilogram per hour. Sir. Oh, kasi kilogram per hour, no? Pero tama ba yung formula niya dun sa feed tsaka product? Parang mali po, sir. Parang kasi po hindi po nagamit yung 0.7, sir. Oh, dapat may 0.7 para mabalance, eh, di ba? Opo, sir. Oo. Parang kulang po. Kulang to, no? Kasi hindi ko na ano dun. Sandali, ah. I-ano natin dito. May kulang dito. Dapat kasi ang formula dyan ay ganito. Ito, ah. So, ganito. Yung F, 1 minus percent MF, no, moisture of feed, equals P, 1 minus percent MP. Di ba ganyan? Dapat ganito, di ba? Yes, sir. Yung feed mo, yung kilogram per hour, di ba, yung kilogram per hour nito, ima-minus mo doon sa tinatawag na dryness. Dryness kasi to, dryness. Bakit? Kasi moisture to, di ba? Yung 100% na dry, ima-minus mo yung tubig, yung amount ng tubig niya. So, percent moisture of feed. Ito naman yung product mo in kilogram per hour, ima-minus mo yung percent moisture ng product. Di ba ang percent moisture ng product mo ay mas maliit na? Di ba? Point? Ay. Yung feed ay 7%. Di ba? Ito. So, pag ganito, 1 minus 0.07. Tama? Tama ba? Kasi i-convert mo sa decimal pag nagka-calculate ka ng percent. Di ba? So, ito naman yung product. Meron tayo, di ba? Ano yun? 20,000, di ba? Kilogram per hour, 1 minus ilan? 0.5 magiging ano yun? 0.005. Yan ang tamang equation. So ngayon, makukuha mo tong feed. Di ba yan ang tinatanong, yung feed? Tama ba? Yes, sir. O, ganyan, no? So, eto medyo may problema tayo dyan, no? So, yan yun, no? Ito ang sinasabi diyan, ang answer, pakitulong naman ako. So ganito, ayusin ko lang, ha. So 1 minus 0.07, ilan ba 'yon? Hey, sir, meron po ako dito naka-direkta na po na sagot. Ah, meron diyan, meron na diyan. Yung sagot ko po, sir. Ah, yung sagot mo. Okay. Sige, ilalatag ko lang 'tong ano, ha. Ilalatag ko lang para hindi naman tayo bitin, no. So basta ang formula natin, 1 minus percent ng moisture ng feed, di ba, 0.07, di ba? So, magiging, ano yan, 0.97? 0.93, sir. 0.93, no? So, tapos, eto yung product, gagawin mong 20,000 kilogram per hour, para ang sagot mo ay 20,000 kilogram per hour din. So, eto, 1 minus 0.005, na, kasi divided by, ilan ba to? 0.5 ba? So, dalawa, no? 1, 2. Tama to, no? 1, 2. So, 0.005, no? So, anong sagot mo dyan, ano? Renebel? Ilang kilogram per hour? 21,397.85. 21,397. Yan, no? So, ganyan. 0.85. Ayan. No, ayan. No, ganyan. Yan ang sagot. Di ba? So, yan ang sagot dyan sa ano natin. Ngayon, ganito na lang. I think na-solve ko na yan dito. No? Sandali. Ah. Balik lang ako dito sa ano natin, sa channel natin. Kasi mas, I think na-solve ko na yun dun, eh. Para hindi na tayo ma-ano. Okay. Hello and once again, a pleasant morning to all our participants in Zoom and all our viewers in Facebook Live. Please don't forget to share in Facebook our webinar for today. Yes, and LICEM of the Philippines University College of Engineering is on. Ito ba yun? Dali, board exam. Check ko lang, ah. Kasi tatlo yata yung nagawa kong video para doon. I have moments in the spotlight. Meet a lot of people in my life. But nothing compared. Tama? Total points.
Ah, ito ba? 800 pounds of dryer. Ay, hindi to, no? Iba to, no? Pounds, no? So, ano siya? Determine each of the following. English. Sandali na. Bell, sandali, ah. Naging 200. No, your problem is ng mga values dyan. Parang air conditioning to, ah. Sandali. Ito, isa. Ito kaya. This is west. So continuous dryer supplied at the north. Ito ba yun? Hindi naman ito, no? Continuous dryer to, eh. Mahina yata yung net. Ano tayo? Rotary dryer, no? Renibel? Yes, sir. A rotary dryer. Rotary dryer, sandali. Kasi nandun sa ano yung answer, nasa notes ko, hindi ko pa nailipat sa ano, sa PowerPoint. Pero alam ko na ano ko na yon, na-solve ko na yun dito. 1 kilogram is 2.204 pounds, right? So when you get the short ton, short bang dryer yata to. Basta ito yung formula, di ba? Nakita mo yung formula? Tama, di ba? Yan, no? F square this and this, right? Because it's area. Area is in the second degree. Ito yata yung sa isang problem, eh. Enthalpy. Dali lang, i-check ko lang ano. Medyo mahina yung net kasi namin, eh. Ito ba yon? Continuous dryer ba tayo? Ay, hindi, no? Rotary dryer. Sir. Ah, sandali, ah. Rotary dryer. Kasi tatlo yung sinolve ko na problem dito. Continuous pala ito, sandali. Inasal na to, ah. Kakagutom. Commercial, dami. Medyo mahina yung net. Ito yung mga formula dinidiscuss ko dito. And it's pretty obvious. Capacity of the dryer, we know that the bang puro continuous to. Circular duct, no, there's a circular duct because this is a square duct. Square. Meter. Wala naman tayong mga ganito, eh. Metric ton per hour. Anyway, balikan na lang natin to, no? So, basta ganun yung ano natin, no, na-solve natin yung 1, no? Na-solve natin yan. Ngayon, eto na tayo, calculate the weight of water. At least tingnan lang natin yung procedure, no? Calculate the weight of water to be removed per hour in kilograms. No, calculate the weight of water to be removed per kilogram. So, ito hindi tama to. No? So, ito, ano, tama ba tong formula na to? Cp, Tf minus Tp. Tama ba to, Renibel? Sir, ang ginawa ko na lang po dyan is F minus P. Oh, dapat at F minus P lang yun, di ba? Kasi kilogram per hour, eh. Kilogram per hour. Sandali. Ito yung notes ko. Rotary dryer. No, para at least mabilis tayo. Rotary dryer. Yan. Oh, sige. Yan, okay na. Hawak ko na. I-ano ko lang.
Yan. So ang answer sa una, 'di ba? Ang answer sa una ay 21. Yun din ba 'yung answer mo? Annabelle? 21,397. Okay. Sa note ko, ang X o 'yung pinaka-moisture niya, no? Ginawa nating X, no, or 'yung tinatawag na moisture doon sa wet feed ay 21. Paki-note lang 1,397.85 kilogram per hour. Okay? So ngayon, ano yung weight of water removed? Ima-minus mo lang yung percent ng moisture sa ano? Na percent moisture sa feed, di ba? Minus percent moisture sa product. Ano yun? Bali 21,397.85. Alam yan, kilogram per hour naman yan. Minus, ilan? 20,000. 20,000, di ba? So, pareho naman silang, ano, di ba? Kilogram per hour. So, ang magiging sagot dyan, yung tinatawag natin na water remove, no? Water remove, weight. May bigat kasi yan, no? Weight of water o yung moisture, di ba? Yung moisture is water, eh. Remove. Pag minayos mo yung dalawang yan, 1,397.85. So, magiging kilogram per hour. No? Ibig sabihin niya ng weight per hour na bawat oras, ito yung na re-remove. Kasi per time element tayo na oras. Okay? So, ito, hindi ito. No? Kasi, kinuha ko lang doon sa mga kala ko, tama yung mga answer ng assignment. Eh. Mali. No? Hindi ko na nakita. Ngayon, anong pangatlo? Heat absorb. Ako, wag na nga nating sundan tong ano, pasensya na ha. Isulat ko lang yung solution ko. Masaya ba tayo? Ito lang ha, mag-aano ako ng mga bakante ha, para lang matapos natin yung problem na yun. O, ngayon, doon tayo sa, ano, no? Doon sa question na, ano ba yung question? Kasi alamin mo muna para sabi yun, calculate the heat in BTU per hour. Ito naman, ano? Heat in BTU per hour required. Di ba? Heat in BTU per hour required. No? So, ano, paano ba natin solve niyan? Para ma-solve mo yan, magkakaroon ka ng, ano, ng ang tinutukoy dyan is yung total heat. No? Tinan mo. Ganito yan klase, no? I-ano ko lang, no? Pag sinabing heat required in BTU per hour, ano yung total heat na kailangan, no? Para malaman kung ano yung lahat ng natanggap ng material, no? So ibig sabihin total heat absorbed by the materials, no, ng sand. Kung isipin mo, ano ba yung mga heat na na-involve dito sa pagda-dry ng sand, no? Una, bibigay ko, no? So kailangan natin ito. May tatlo tayo, no? Heat required to evaporate the moisture, di ba? So, kailangan nating malaman yung init para maalis muna yung tubig, yung part ng tubig. Heat required to evaporate the moisture, no? Para ma-evaporate yung moisture niya, to evaporate the moisture, no? Yan. So, dapat malaman natin yan. Ano pa? Ano pa yung may involve? So, yung sand, di ba? Yung sand mo, may tubig. So, anong kailangan para mag-evaporate yun? No? Matuyo sa ganitong percentage na 0.7. Pangalawa, kailangan natin na malaman yung heat absorbed by moisture. No? Heat absorbed by moisture
that remain in the sun. Yan, no? So heat absorbed by moisture that remained in the sun. No? So una, ito, yung meron kasing moisture yan, di ba? Tapos, kailangan siyang evaporate. Yun yung ating Q1, di ba? So ito, sabihin natin Q1. Ngayon, nung na-evaporate na, yung sand mo kasi, may natira pang ano dyan, may moisture. Kaya nga, di ba, ano yun, merong tayong moisture na point, ano yan? Ano yung moisture content natin? 0.5? Ay, ano yung moisture content natin? Ano ba yung moisture natin? Sa ano, 0.5, di ba? Ang moisture natin sa, ano, sa product side ay 0.5, no? Nung inalis mo na yung moisture at ang target mo ay 0.5, di ba? Di ba yung 0.5? Mayroong kailangan ma-absorb niyang moisture, no? Na remain sa sand. Di ba may 0.5 ka pa na na-retain sa sand, no? Heat absorb. May ma-absorb pa yan. May ma-absorb pa yan, no? Na moisture. Yun yung Q2. Di ba yung Q2? Ngayon, yung Q3, ano naman yung Q3, no? So, may isa pang heat. Ano yun? Yung ito pala yung 3, no? Ito yun, yung heat absorb, yung parang sensible niya, no? By sun. From, ano? 100, ay from 30 degrees centigrade to 115. Yan. Sorry, ha? Ito yung 3. Ito yung pangatlo. Ito yung pangalawa. Ulitin ko. Meron kasing heat na kailangan para ma-evaporate mo yung moisture, right? So kasi ang ano mo, ang moisture mo dati ay 7%, 'di ba? Magiging ano na lang 0.5% na doon sa given na mass. So with that, kailangan mo ng heat para maalis 'yan, no, from 7 to 0.5. Ngayon, meron pang tinatawag na sensible heat, yung 2, no, Q2, yun yung heat absorbed by sand from 30 to 115, no? Kasi pinasok mo yung sand na 30, dapat lumabas siya ng, ano, ng 115. Di ba meron tayong, ano, formula na Q equals MCP delta T? No, yung delta T na yan is a sensible heat process wherein there's a change of temperature from 30, no, from 30 to 115, tapos yung specific heat ng ano ng sand, tapos yung mass, no, mass flow. Tapos yung pangatlo, yung natirang ano, yung natirang moisture content, yung natirang moisture content na remain in the sand, meron pa ring ma-absorb yon, no. So ipaliwanag natin isa-isa, no, para malinaw. Una tayo doon tayo sa una, no? Para ang kinukuha kasi natin dito, class, is yung total heat, no? Total heat na required or involved. Diba parang ganun? Total heat absorbed. Required is the total heat absorbed by the materials, no? Kasi kailangan compute, no? Total heat, no? Kasi pag engineer ka, kinukompute lahat, eh. Bawat detalye, no? Total heat absorbed by the materials, which is the sand. No? So, una, eto, no? Ano yung una? Ang una natin ay heat required to evaporate the moisture, no? So, yung una ay heat required to evaporate the moisture. Okay? So, ito yun. Meron tayo na, ano, no? Yung, sabi natin Q1 yun, no? So, we designate this as Q1. So, paano natin malalaman yung Q1? Ang Q1 is yung mass, no? Times anong formula natin dito sa, ano? Magamit ka ngayon ng, ano, ng steam table.
di ba? Di ba may formula tayo na M delta H, no? M delta H. Ano yung ibig sabihin nun? Yung mass flow, tapos yung delta H. Ano yung delta H na involved, no? So, ang delta H na involved dyan ay yung, no, eto, H, ano yung heat, no, gas at 100 degrees centigrade, right? Minus yung 125.71. Ano yung 125.79 yon? 79 HF at 30. Tinan mo to, no? HF at 30 degrees centigrade. Maliwanag ba to, Renibel? Tsaka ano? Von? Naintindihan ba to? Ang gagawin mo kasi, bago ma-solve to, ano, yung pupunta ka sa steam table, no? Bakit pupunta ka sa steam table? Meron kasing dalawang binigay na temperature and you have to evaluate them, no? Ang isa ay 30, at bali, magiging tatlo pala, no? 30 degrees centigrade, tapos kailangan mag-evaporate. Eh, di ba pag evaporate is 100, di ba kukulo? Eh, kaso, mas mahigit pa siya sa 100. Mamaya, later, it's gonna be 115. Diba? So, may tatlo tayong na-involve na temperature dito. So, dito muna tayo, no? Ang required na heat to evaporate, ibig sabihin, pag evaporate, kumulo, no? What is the boiling point of water, diba? The boiling point of water is 100 degrees centigrade. Kailangan mo nang kumulo para maging steam, para ma-evaporate, no? Kasi the temperature of 100 degrees centigrade is the threshold, no? Starting point para mag-evaporate, di ba? Kasi para mag-boil at mag-evaporate, no? Evaporate or maging steam. Di ba? Yan ang pinag-uusapan natin, no? So ngayon, kukunin mo dapat yung enthalpy of gas at 100 at yung enthalpy of fluid at 30. Kasi may fluid, eh. Kasi may tubig yung sand dati. Ito naman is yung start na mag-evaporate. So, pag kinuha mo yan, and then plus the mass flow, which is 1,397.85, no? Kasi yun yung na water remove, no? So, eto na. Para lang malinaw, yung M is weight, no? Weight of water or moisture, right? Remove per hour. Di ba na-compute natin? Dahil minus mo lang, di ba? Minus mo yan, dalawa. So, if we're going to continue in this line, magiging 1,397.85 kilogram per hour. Tapos, yung mga enthalpy. What is the enthalpy of water, no? In gaseous state at 100? No? Kasi HG dapat. Bakit HG? Eh kasi nga nag-evaporate na, 'di ba? Gas siya, eh. Saturated, no? Saturated gas siya. So, according to steam table, ito ay 2676.1. Ito naman yung HF, bakit F? Kasi 'di ba fluid, no? Saturated fluid to pure fluid, ito naman pure gas, 'di ba? Kaya nga saturated. So, ito naman magkakaroon ka ng tinatawag na 125.79, no? So, 125.79. Anong units niyan, di ba? Yung kilojoule per kilogram. Yan, no? Kasi energy yan, eh, no? It's energy specific to a mass, di ba? Wala siyang temperature kasi entropy na yon pag gano'n, no? So, makakancel dyan yung kilogram. Kilogram, di ba? Yan yon. So, tama ba tayo? Kilogram per hour, no? So, kilogram per hour enthalpy. So, magiging kilojoule per kilojoule, yeah? Yan. So, ang mangyari dyan, kilojoule per hour, right? Yan. Yun yung heat, no? Kasi yung heat, pwede yun sa kilojoule
per hour, per sa kilojoule per minute, or sa watts. Di ba yun ang mga conversion ng init? So itong Q1, pag kinumpute mo, magkakaroon ka ng 3,564,951 kilojoule kada oras. So, yun yung Q1. No? Yun yung Q1 natin. Kasi tatlo yun eh. Q1, Q2, Q3, di ba? Ito. So, yun lang ay yung heat required to evaporate yung moisture. No? So, punta tayo sa 2. Ito, no? Ginawa kong 2 to. Heat absorbed by sand from 30 to 115, which is latent, no? So ang Q2 natin, no, explain lang natin to, tapos doon na tayo sa ano, sa mga simpleng mga problem, no? So ano po yung Q2? Ito yung heat absorbed by moisture. Kasi kanina yung nag-evaporate, eh, di ba? Ito naman heat absorbed by moisture. Heat absorbed by sand pala. By sand. From 30 degrees centigrade to 115. Yan. No? So, anong formula natin dito? Sa Q2. So, ang formula natin sa Q2 ay ganun din, no? MCP delta T. Right? Ang pinag-usapan kasi natin is yung sensible heat. Kanina kasi, M delta H, no? Yung energy content na kailangan para mag-evaporate yung moisture. Ito naman, sensible to, no? Sensible heat kasi there's a change in temperature, no? So, M, ano yung M? So, yung M na kukunin mo is yung portion na moisture ng sand, no, naging yung 0.5 naalala ba to? Ito, 'di ba meron diyan na 0.5. Ayan oh. Ayan. Ibig sabihin nung naalis na yung moisture niya, 0.5 na lang yung natira, 'di ba? So mangyari diyan para makuha yung mass, ang gagawin mo ay i-minus mo 'yun. 'Di ba? I-minus mo 'yun. 100% minus ilan? 0.5. Ilan 'yon? 99. 100 minus 0.5 ba ilan? 1% Tama ba, Renibel? Tama lang po, sir. Kasi di ba 100%, di ba? Ima-minus mo yung... Ito yung dryness, di ba? Dry siya na 100%. Ima-minus mo yung 0.5, so 99.5%. Then, ipe-percent mo ito, 0.995%. So, yun ang gagawin mo rito. Yun ang ilalagay mo rito, no? So, 0.995, di ba? Imumultiply mo yon doon sa tinatawag na 20,000. No? Kasi ito yung ano eh. Ito yung kilogram per hour eh. Ito yung kilogram per hour nung naalis na yung ano, nung naalis na yung moisture, di ba? So, kasi 5% na lang natira. So, ang ibig sabihin dyan, ang yung dryness, no, is 0.995 times 20,000 kilogram per hour. Tapos, imumultiply mo pa yan ng specific heat. No? Ngayon, magkakaroon tayo ng ano? No? So, ito muna. Ilan to? 0.995 minus 20,000. Pakicompute mo nga.
Tama ba to? Renebel? Bon? Tama lang. Tama, tama sir, tama po. Diba? 19,900. Yan yung ano, yan yung amount ng mass, kasi mass eh, mass flow eh, diba? Ito yung mass flow. So, kailangan mong makompute yung mass flow dahil yun ang na-involve, ano yung mass flow, ano yung bigat per hour na na-involve habang etong 30 ay papuntang 115, no? Wala nang problema dito kasi parang distance lang to eh. You should take the absolute value, di ba? From the higher energy gradient to lower energy gradient. So, eto na, meron na tayong mass, no? So, eto yung mass natin, di ba? Ano yung CP? Ano yung CP na gamitin? CP of sand. O, di ba? Punta sa original para naintindihan. Ano yung original na CP? 0.21 BTU per degree Fahrenheit. 0.21. Maglagay lang ako ng ibang ano ha. Para ano, wala na tayong space. Uy, ano yung sound na yun? Parang radio. So, ano yung CP na binigay, class? 0.21 BTU per pound degree Fahrenheit. Tama ba? Tama ba to? CP ng sand? Yes, sir. Yes, sir. So, ngayon, maglalong method na lang tayo na para maintindihan. Sa isang BTU, ilan yung kilojoule? Para kilojoule na lang tayo mamaya. Kasi ito, di ba? Kilojoule to eh. Yung kanina natin na inano, di ba? Yung dito, yung kinumpute natin is kilojoule. Ayan o. So, dapat ang lahat ng answer natin should be consistent to our specified units. Dapat mga kilojoule. No? Kilojoule per hour. So, ngayon, para maano natin yan, we have to convert this BTU. 1 BTU is lumalabas na 0.055, no? Or 1,055 joule per hour. Ito na ay, ito naman is kilojoule, no? Yan. Tama? 1.055 kilojoule. So, ano mangyari dyan? Ang mai-eliminate natin dyan, class, ay yung BTU. Di ba? So, anong matitira? Kilojoule per pound. Eh, ayaw naman natin ng pound kasi kilojoule per kilogram ang gusto natin. Di ba? So, kailangan natin i-convert yan. Di ba? Paano may ko-convert? So, dito, maglagay ka ng bar. 1 pound is 0.055. Sir, ang naka-specify po sa problem is BTU per hour po. Yung record. Oh? Sabi? Naka-specify po sa problem. Oh nga pala, no? Calculate heat in BTU per hour. Anyway, hindi, okay lang yun. Kasi na nakapag-compute na tayo, Bell, ng ano? I-convert na lang natin mamaya. Okay lang naman. Kung ang kinumpit mo dito sa Q1 ay BTU per hour, ito ba yung pinapanap? Ito ba? BTU per hour? O yan, no? So, okay lang yon. Pag nag-umpisa ka sa number 1 na BTU per hour, okay lang yon, no? So, what I'm saying is, you can convert this into BTU per hour, no? Kasi kaya napunta naman tayo sa kilojoule, kasi yung enthalpy, di ba? Ito yung enthalpy natin eh. Di ba? Ito yung enthalpy ng gas. Ito yung enthalpy ng fluid. Do? Ito yung sa 100 degrees centigrade. Ito yung sa 30. Ngayon, para diretso yung pag-compute mo, punta ka sa steam table. Di ba? Punta ka sa steam table na English. Paano ng English? Ang kailangan, BTU. No? BTU per per ano? BTU per pounds degree Fahrenheit, no, which is magiging complicated lahat kasi ang dami mong i-convert, no, kaya lang tayo nag-umpisa diyan, no, so BTU per pound, no, kasi ito yung equivalent ng English pag sa enthalpy. Pag enthalpy kasi sa metric ay kilojoule per kilogram, no, so madali, okay lang yun, no, so
kahit dumiretso ka, kahit ganito, walang problema. So, ginanto ko lang kasi para lahat tayo, ang magiging units natin ay kilojoule per hour. Tapos i-convert na lang natin mamaya, no? So, let me continue muna, Renevel, ha? So, ngayon, ang intention ko rito, dapat makakuha ako ng kilojoule per hour, no? So, ito na yung kilojoule, na-cancel na yung BTU, tapos yung kilogram, di ba? Kasi ito ay kilogram to, eh. Hindi pa lang natin kailangan kailangan ba natin mag-cancel? I-check ang unit, ha? I-check mo na yung unit. Di ba MCP delta T, no? So, di ba M, ang M natin, di ba nalaman natin, 1,000 kilogram per hour. Ito, no? I want you to focus here, no? So, meron tayong mass na kilogram per hour. Di ba? So, ang dapat natin unit sa CP ay kilojoule per kilogram Kelvin, no? Or centigrade. Wala nang problema yon. Tapos, delta T is centigrade. Meron na, di ba? Kasi pag nag-plus ka ng 273 minus 273, no? Tanggal din namin yan. No? So, ang manatitira, kilogram, o kilojoule per hour na lang, di ba? Ayan, no? Kilojoule per hour. So, tama lang, no? Ngayon, ang task natin ngayon, kinoconvert lang natin to, Renevel, tong 0.21, di ba? 0.21. So, ang mangyari dyan, 0.21 pounds per degree Fahrenheit, yun ang kinoconvert natin kasi yun yung given, di ba? Ito. Yan. No? Para lahat sila ay ang magiging answer natin lahat, Renevel, ay kilojoule per hour lahat. Nakukuha ba? Di ba? So, ang mangyayari dyan, yung kilojoule mamaya, i-convert na lang natin pabalik para maging BTU per hour, no? So, tapos na tayo sa Q1. Sa Q2, dapat makakakuha tayo ng unit na gano'n, no? Na kilojoule per hour. So, tanggal na tong BTU, no? Tanggal na tong BTU. Meron na tayong kilojoule, pounds degree Fahrenheit. So, yung pounds para matanggal, pound, tsaka pound, is, how many kilogram in pounds or how many pounds in kilogram? 2.205. So, sa isang kilogram, merong 2.21 na lang. Okay lang ba? O, 2.205 kung gusto mo. Wala namang problema. No? Eto. So, mangyari dyan, tanggal yung pounds. Ano matitira? Fahrenheit, no? Tsaka degree centigrade. So, sa isang Fahrenheit, sandali. Nasaan na ba tayo? Ayan. Sa isang Fahrenheit, mahirap kasi sa digital pod, hindi mo makita. Black kasi itong pod eh. Sa isang Fahrenheit, ilan? 1.8, diba? Sa isang degree centigrade. 1.8 degrees Fahrenheit is 1 degree centigrade. So, tanggal yung Fahrenheit. No? So, degree centigrade na lang. No? So, ganyan ang mangyayari. Tapos yung kanina. So, ang mangyayari diyan natin ang matitira diyan is kilojoule per hour. No, kasi may binigay na delta T, di ba? Di ba may natira kang degree centigrade? Nakita mo to? Nakikita niya to? Di ba 1.8 degrees Fahrenheit tanggal degree centigrade, no? 1 degree centigrade, no? Makakancel 'yan kasi may delta T ka eh, di ba? Ano yung delta T? Yung 115, di ba? 115, yung absolute value noon, 115 minus 30, di ba? So, degree centigrade, cancel yung degree centigrade rito. Okay? So, yun ang magiging natin dun sa Q na yun, no? So, i-rewrite ko lang dito para malinaw, no? So, ganito, no? So, Q is MCP delta T. Right? So, yung M ay nalaman na natin kanina. Ano yung M natin? 19,900 kilogram, no? 19,900 kilogram, di ba, per hour. Tapos yung CP, ito yung CP na inaano natin, no? 0.21. Ipakita ko lang ha, para malinaw. BTU per pounds. So, ang ginawa natin,
there is 1,055 ba or 1.055? Let me check, no? I think 1.055. Kung na tayo dito sa, ano, sa conversion, converter ng, is that energy, right? So, ano yun? BTU tsaka kilojoule, no? So, dito, mas malaki ba yung BTU? Oh. 1 BTU, ilang kilojoule? Oh. Ano, ano sagot? Nakita ba? Nakikita ba to? Sa isang BTU, 1.055 kilojoule. Na, nakikita ba to, Renibel? Nakikita po, sir. Oh, yan. So, balik tayo doon, no, para malinaw. Kung gusto mo ng joule, edi 1,055. Tama? So, edi nasa ano tayo? Sa kilojoule. Oh. So, eto. Para lang maging malinaw sa lahat, no? So, ngayon, di ba, meron na tayong M. Yan, no? So, yung CP, oh, ganito. There is one point. Point yan, ha? Zero, five, five. Diba? Ay, mali. One lang, no? One BTU. Balian. So, ganito. There is one BTU. For every BTU, there is 1.055 kilojoule. Diba? Nakita na natin yan. So, mangyari dyan, cancel to. Cancel yan. Ngayon, sa pound, no? There is 2.205 pounds for every kilogram. Ano mangyari? Yung pounds na yan, tsaka yung pounds na to, cancel. So, what will be left off is this, no? Kilojoule per kilogram, no? Sa units natin, no? Kilojoule per kilogram, no? Tapos, meron dito pang ano, degree Fahrenheit. So, may conversion tayo na 1.8 degree Fahrenheit for every degree centigrade. Diba yung 9 over 5, naalala niya? 9 over 5, diba? Tapos F minus 32, mga ganun, no? So, makakancel dyan yung F, degrees Fahrenheit, and degrees Fahrenheit, no? So, compute-in mo nga to. Pakicompute nga to. Para maliwanagan muna tayo. So, matitirang units, kilojoule per, ano? Kilogram degrees, eh. Degree centigrade. Kasi mamaya, yung degree centigrade, makakancel yung sa delta T, di ba? Tama ba? Yung delta T, eto yun, no? Yung delta T na yan, anong delta T natin is 100? 15 minus 30, di ba? So, mamaya, mapapansin nyo, yung 115 minus 30 degrees centigrade, cancel din yon, no? Wala namang problema, kahit gawin mong Kelvin yan, walang issue, no? Kasi kung i-standardize mo itong CP, normally yung CP sa metric is degree Kelvin na yun, eh, Kelvin. Wala namang problema, kasi eto, di ba, para maging Kelvin to, para maging absolute, maglagay ka ng 273. Di ba? Pag nag-plus ka dyan, magka-plus ka rin sa kabila. E kaso, negative to. So, magiging minus yun. Di ba? Pag minus yun, o cancel din. So, parang wala ka rin ginawa. Plus tsaka minus, ng same value will be canceled out. And yung degree centigrade dito, yun ang makakancel dito. Di ba? So, bigay mo muna sa akin itong CP na to para at least matatapos tayo rito. Anong CP nito? 0.8793. 93. 87.3, sir. So, ito yung mga value, ha? Tinan mo. 0.21, 1.055, 2.2. Dapat mas malaki siguro sa 1. Hindi kaya? Hindi, no? Kasi 0.2, eh, no? I-multiply mo to 2 times 1.8, edi bali halos 4. Times 1, edi 4. Minus times 0.2, tama, 0.8, no? 4 times 0.2, di ba? Di 0.8. No, tama yun, no? So, anong unit nito natira natin? Renibel? Kilojoule per kilogram degrees. Kilojoule per kilogram degree centigrade, di ba?
So, ang kulang na lang natin ay yung delta T. Ano yung delta T natin? 115 minus 30. Ilan yon? 30, 15, ilan? 100 minus 15? 85. 85, di ba? Tama? So, ngayon, pag oh, balik tayo rito ha. Dito. So, i-substitute natin yan dito sa taas na lang. We have a mass. No, so, we have a mass. Ano yung mass natin? 19,900 kilogram per hour. Right? So, meron tayong CP. Ang CP natin ay 0.8793 kilojoule per kilogram degree centigrade. Diba? Tapos yung delta T natin is 85. Pakicompute mo nga yan. So, mangyari dyan, cancel yung degree centigrade, cancel dito. Yung kilogram, cancel, cancel. So, what will be left of is kilojoule per hour. Pakicheck mo nga kung ang ating sagot. Tama ba ito? 0.8793, no? So, lumalabas, dapat sa Q2 ay, 1 million. Apo, sir. Nasa million, sir. 385. 35. No? Sa akin kasi 387, no? Mga ano lang yan, sa may calculation lang ng, ng mga decimal, no? Sa mga decimal yan. 0.879933. Tama naman, no? So, lahat yan. So, million na yan, no? Okay na yan, no? So, last na lang tayo, no? Para makompute na natin, no? So, yung Q3, ano yung Q3? Yung Q3 ngayon is heat absorb. Basta yung answer naman malapit doon kahit na ano, walang problema. No? So, heat absorb by moisture. No? Kasi pag na-absorb, pag natira na yung moisture, di ba may 0.5% pa na moisture, heat absorb by moisture that remained in the sand. No? So, kahit na may natirang moisture, nag-a-absorb pa yun ng heat. No, yun ang ating analysis doon, no, sa detailed analysis ng heat transfer. No, so ano yun? Paano yun? Meron kang Q3, no, dinesignate natin to as Q3, and then meron tayong ano yung natira na percent? 0.5, right? Kasi ano, remained in the sand, no? Heat absorbed by moisture nung naalis na, nung na-evaporate na yung karamihan ng moisture, may natira pa rin, no? Kasi hindi naman pwedeng 100% dry yan. Alam mo, baka mulapit ng masunog yan. So, magtitira ka ng moisture content, no? So, 0.5, yung moisture, di ba, times 20,000, kasi yun yung product, eh. Di ba? Ito yung mass flow ng product. So, yan lagi, no? Sa end part, sa product part, ito yun, no? 0.5% times 20,000 kilogram per hour, no? Di ba, na-solve na natin yan kanina, di ba? So, ngayon, anong natin dito kanina? 0.5 na lang, di ba yung, ay sorry, 0.5 yung natira dito kanina, di ba? 0.5% na lang. So, mangyari dyan, 0.005, sorry. Yan. So, 0.005 times 20,000, di ba? Kasi 5% eh. Ay, 0.5% eh. Ibig sabihin 0.5% yung moisture. Yun yung may tubig pa. Yung content niya is 0.5% pa, no? So i-multiply mo yun sa weight per hour na lumalabas sa outlet ng discharge ng dryer, no? So 0.005 times 20,000 times ito, no? Meron tayo dito na value na 482. Ano yung 482? 0.48 kilojoule per kilogram. Papaliwanan ko sa inyo mamaya kung saan ang galing, ha? Ito naman ay 125.19 kilojoule per kilogram. Nasaan yun, no? Di ba kanina meron na tayong ginamit? I think sa delta T. Nasaan yung delta T natin kanina? Ay, delta T, yung H sa 1, no? Nakita niyo to, nakita mo yung value na to, ano, no? Ito is 100
ito ay 125.79, no? 125.79. Ayun yun, no? So, ito is HF at 30, no? Ito yung HF at 30, which is 125. Ano naman yung 482? Yung 482, yung sa isang temperature yun, naalala mo, ano yung isang temperature na hindi pa natin na-consider? Yung temperature na hindi pa natin na-consider ay yung 115, right? So, dapat makuha natin yung value ng enthalpy dun sa 115. At lumalabas na iyon ay 482, no? Ayun, tinan mo. Ito, halagay ko, no? So, this one is H, no? Enthalpy of fluid at 115. No, kasi di ba, ano to, from 30 degrees to 115. Pero, kanina, na-compute natin yung pag-evaporate niya kasi dumaan muna siya, di ba? From 30 degrees, dadaan muna siya sa 100 kasi kailangan niya mag-evaporate, eh. Di ba? Kailangan niya mag-evaporate dito, di ba? So, yung kanina tinanong natin. Pero another temperature that is involved is 115. At kukunin mo yung HF niya. Bakit naman F? Eh kasi di ba yung ano nga siya, no, yung moisture, no? Ayun, no, moisture. Kasi may ang pinag-uusapan natin ay moisture na nandun sa sand na natira, di ba? So there is still a moisture after na remove na yung mga water, may natira pang 0.5, no? So ang pinag-uusapan natin ay moisture. So ang moisture ay tubig, di ba? Or fluid form. Kaya ang kukunin mo ay HF, no? So 482.48 minus 125.19, di ba? Yun yung na-solve natin kanina, no? So ang formula dito bale is Q is M delta H. No? Ano yung delta H na involved? Ang delta H na involved is yung ating enthalpy of fluid at 115 at yung enthalpy din ng fluid, no? Kasi pareho namang moisture yan, at 30. No? Kasi fluid yung pinag-uusapan, eh. No? Ibig sabihin, nakukuha nyo ba? Nung yung sand mo na natira ay 115, siyempre, 115 din yung temperature ng moisture doon. Maliwanag? Nakuha ba? Di ba ito yung sand mo na natira? Ang moisture niya, content ay 0.5. Ang last temperature niya is 115. So, kung 115 yung temperature dito as a whole, 115 yung temperature ng buhangin, 115 din yung temperature ng moisture. Kaya ang kukunin mo is yung enthalpy of fluid at moisture level or moisture condition or water condition, no? Kaya HF, no? HF ang ginamit, no? So, ito ay HF, ito ay yung HF din at 30 degrees centigrade. So, pag kinuha mo yan, that will now be the Q3, no? So, ang Q3 ngayon ay lumalabas na 35. Na pag kinumpit mo to, no? Pag kinumpit mo yan, no? I-ano ko lang, a note. So, enthalpy of fluid at 115 is what? 482, no? 0.48 kilogram per hour, no? So, ayan yun. Ito yun, no? Okay, naintindihan ba? So, ngayon, pag Q3, i-compute mo lang yan, no? We need to get the kilogram per hour when the moisture is already 0.5%, no? So ito kukunin mo, no, doon sa total product, 'di ba? So ito yung total product, tapos kukunin mo yung 0.5% noon para makuha mo yung talagang mass, no? Yung mass flow na merong 0.5 na moisture, no? 0.5 na moisture. So ito 'yon. Pag kinumpute mo 'yan, so ang mangyari ay ang lalabas na heat ay 35,669 kilojoule per hour. Oh, ngayon, paano makuha yung total? No, number one pa lang, ang tagal na, no? So ang total, number two pa lang ito, no? Yung Q total, lumalabas na Q1 plus Q2 plus Q3, no? Tapos ang lahat ng unit nito ay kilojoule per hour. Pero ang tanong sa problem, dapat BTU.
Tama ba, Renabel? Yes, sir. Oh, so di ba sabi mo, sabi natin merong 1.055 kilojoule sa bawat BTU, di ba? Parang binalik lang natin. So ngayon maka-cancel yung kilojoule tsaka kilojoule. Ngayon, BTU per hour na lang ang matitira, no? So the unit will be BTU per hour. So ngayon, pag kinuha mo yan, yung Q1, di ba? So yung Q1 natin ay mataas, 3 million kanina, di ba? Solve natin, no? Sabi ito sa note ko, 3,564 or anywhere na malapit dito, no? 951. Now, that's gonna be the Q1 plus yung Q2. Ano yung Q2 natin? Yung Q2 natin ay ilan yun? 1,487, no? 1,487,387, no? 387. Ngayon, add mo pa rin uli. Ano yung pangatlo? Ang pangatlo ay 35, no? Yung nakuha natin na 35,669, no? 669. So, lahat ng ito, di ba? I-add mo yan lahat. I-add mo yan lahat. Ito ay kilojoule per hour, no? So, ang total natin ay 5 million, no? Ay, ilan ba? 3 million lang pala ito, sorry. 3,564, ito yun, di ba? Tapos 1,487, tama? Pangalawa? No? So, 3,564, tapos 1,487. Pangatlo is 35 lang pala, sorry. No? 35,669, tama yun, no? Nalito na ako, kala ko 35 million. No? So, ayun. 3 tsaka 1 na million is 4, no? Ito, lalampas naman ng 1 million. Lalampas to ng 1 million, no? Pag inad mo yung 35, tapos yung 487, tsaka 564, lampas siya ng 1 million. So, kaya nga, magkakaroon ka ng 5 million, no? So dito ay 5,088,000, no? 5,088,007 kilojoule per hour. No? So, ang gagawin mo ay i-divide, no? Kasi meron kang 1.055 kilojoule sa bawat BTU. So, ngayon, cancel yung kilojoule, ay, magkakaroon ka ng BTU per hour. So, lumalabas ang BTU per hour sa tatlong heat na nakuha natin ay 4 million, no? Kasi 1.055 lang eh, o konti, lang yan, halos 1 lang, no? So, 4,822,755 BTU per hour. So, yan yung total heat, no? Sa answer sa number 2. Okay? Kasi BTU per hour, eh, di ba? BTU per hour. So, 4,822,755. Yan. So, yun yung ating answer. Okay? So, mabilis na lang. Pasensya na, no? So, punta tayo dun sa anong tanong na yon. So, ito na, no? So, nakuha na natin to. Tapos, calculate the weight. Minus lang natin. Tapos, ito na, no? So, ang answer dito ay 4 million, no? 822,755 BTU per hour. Bakit? Eh kasi BTU per hour ang pinapakuha. Kung ang pinapakuha class ay kilojoule per hour, syempre dapat yun ang aanuhin natin, no? Yun ang i-convert natin. Ito 'yon, no? So ito yung answer sa kilojoule per hour, right? Ito naman yung answer sa BTU per hour, no? So ito yung sa BTU per hour. Okay? So last na lang, sa last, no? Bago tayo pumunta na lang siguro sa mas madadali, no? So ngayon, para matapos na natin 'to. Ngayon, anong pag-uusapan natin? Anong pinapakuha? Ang pinapakuha is calculate the liters of bunker oil. No, eto na lang. Para hindi na tayo
kasi nandito na tayo sa pagsosolve na malayo, no? Ito na lang, no? Maglagay tayo ng blanco rito, tapos lagay natin para, ano, para may guide tayo. Yan. Para magamit natin, no? Ngayon, calculate liters of bunker oil per hour if specific gravity of bunker oil is, ano, 0.75 and dryer efficiency is what? Hundred percent. Ano ibig sabihin nun? Bunker oil is 0.75, no, 0.75, and the dryer efficiency is 100. Ibig sabihin, wala siyang losses, no? So, paano natin kukumpute niyan, no? So, tin natin sa number 4, no, solution. Ano ang nire-require sa number 4, class? Liters of bunker oil, no? So, ito, ang required, no, i-ano ko lang, ay liters, no? Liters ng fuel, no? Which is bunker oil, no? Liters of fuel. So, paano natin susolvin yan? Liters of fuel, no? At 100% efficiency. Ibig sabihin ko, anong nakuha mong answer? Yun na yun, no? Wala siyang losses kasi 100%. Ngayon, meron tayong kailangang i-resolve ito, no? 0.75 ang... Ano ba yung 0.75? Yun yung... specific gravity. Di ba? So, ito. Specific gravity. Alright? So, ngayon, tingnan natin, no? So, paano natin i-approach yan? No? Medyo komplikado yung problem, no? Isang problem lang, isang ano lang, tagal, no? Kasi pang board exam nga to, no? So meron tayong ano na, dapat magkakaroon ka ng energy balance, 'di ba? So yung law of conservation of mass or energy na sa first law of thermodynamics, ano 'yon? Ang energy balance mo diyan ay eto, no, yung MF, ano yung MF? Mass flow rate of fuel times higher heating value, di ba? Higher heating value, and then, ang equal niyan ay yung heat supplied by the fuel. Maliwanag ba? Ibig sabihin, anong ibig sabihin natin, no? So, anahin lang natin to para malinaw, no? Parang tulong na rin sa inyo sa pagkuha nyo ng board exam. Ang pinag-uusapan natin dito, both are energy, no? Kasi M times delta H is energy. Di ba? Heat yan. Yan yung kadalasang formula ng heat, M delta H, MCP delta T. So, ibig sabihin yung heat na makukuha mo sa higher heating value, no? Ito yung rate. Ito yung rate ng fuel mo in terms of heating value. Yun din yung heat na sinusupply ng fuel. Kasi, di ba ito yung fuel, no? Di ba ito yung fuel? Ang ibig sabihin, yung kukunin mo yung mass flow tapos yung higher heating value niya. No? Ayun yung higher heating value. Di ba may ito, yung ano, binigay, ito. 10,000 kilocal kilogram higher heating value. 10,000 kilocal per kilogram. No? So, yun yung gagamitin mo mamaya. No? So, yung 10,000 kilocal, lagay ko na dito, no? Yung higher heating value is 10,000 kilocal per kilogram, no? So ibig sabihin niya, 'yan yung init na pwedeng ilabas, 'yan yung value ng init na pwedeng ilabas ng fuel. At pag minultay mo sa mass flow rate, 'di ba? Mass flow rate magiging ano 'yan, magiging heat cal per hour or kilowatt, no? Basta init siya, no? Ma-cancel kasi yung kilogram mamaya. Ngayon, ano yung equivalent niya? Ang equivalent naman niya is yung doon sa side naman ng ano, ng heat supplied by the fuel, no? So, which is ma-compute natin mamaya, no? So, impusahan muna natin dito, no? Yung mass of fuel ay paano natin malalaman? Ano ba yung mass of fuel?
Ha? Yung heat supplied by the fuel, ilan ba? Kasi yung heat na supplied by the fuel is the total heat. Nakukuha ba? Yung heat supplied by the fuel is yung total heat in terms of kilojoule per hour. No? Kasi kilo, kasi ito kasi class, kilokal eh. No? So mamaya, i-convert natin ito ng kilojoule para maging consistent. No? So ito, yung value nito is yung total natin na nakuha kanina. No? Q1 plus Q2 plus Q3. Yung lahat ng heat na yon, yun yung heat na kailangang isupply ng fuel para mapatuyo niya yung sand from 30 degrees to 115 degrees at sa fuel sa moisture content naman ay 7% papuntang 0.5, di ba? So ito yung heat supplied by the fuel is yung total heat, no? Yung Q natin, no? QT, Q sub T. Di ba na-compute natin 'yan? Ano yung na-compute natin kanina? Yung 5 million, no? Balik tayo dun sa kilojoule per hour, di ba? 5,088,000, ilan yun? 007. No? So, ito yung total heat natin. No? Ano yung 007? Ano yung unit nito? Kilojoule per hour. Di ba? So, kilojoule per hour. Yan. Ito yung total heat. Yung total heat na to, yun yung dapat i-supply ng fuel. Ito, di ba? Same lang yun eh. Yung lahat ng fuel mo, halimbawa, ano ba yung fuel natin? Bunker, no? Bunker, which is lower than diesel, dapat makapag-produce siya ng ganitong heat. At mapuproduce na yon dahil meron siyang higher heating value, no? Balance lang yan eh, no? So ngayon, ang tanong, meron ba tayong mass of fuel o wala? Ano yung mass of fuel natin? Tingnan mo nyo to. Di ba 10,000 kilokal per kilogram? Di ba? Ito yun. No? 10,000 kilokal per kilogram. So, ang dapat makuha natin, no? Remember, diba, ito yung ating unit. Dapat yung left at right mo ay maging consistent kasi pareho naman silang heat, eh. Diba? So dapat ito magkaroon tayo ng value na kilojoule per hour, no? O paano yung mangyayari yan? So ang gagawin natin diyan ay ito. Paano natin makukuha yan, no? Paano mo ako yung kilojoule per hour sa ganito, no? First i-convert natin 'to. How do we convert this? Paano natin ko convert to, Renibel? How many kilojoule in one calorie? Kilocal. Alam mo ba? 4.184, sir. O 1.184 or 1.187, 'di ba ganun yung mga ano, yung mga conversion. I-keep mo natin 'to lang para makita ng lahat, no, para maliwanag sa lahat, no. We're going to convert yung energy and this one is sabi nating 1, ano 'yun? 1 kilokal ba? Kilokal ba ang mas mataas? O kilojoule? Kilojoule dito. May kilokal ba rito? Ay, food calorie ito eh. No? Sandali. Sir, yung thermal po. Thermal ba yan? Sandali. Baka thermal kasi pag food, ano no? Mas lower siya, di ba? Ito natin na. Thermal. Ay, iba naman to. Dito lang tayo sa ano, sa... Ano, anong tanong natin, Renibel? How many... Yung liters of bunker oil, sir. Hindi. Yung conversion. Kilojoule to calorie, sir.
How many calorie? O how many joule? Depende kasi kung sino yung mas mababa eh. Oh, tsaka how many joule in 1 calorie? Ayun, no? So, ibig sabihin, sa isang, ito, kilokal, no? Tapos ko-convert na lang natin, di ba? Tama, para hindi tayo nalilito. Yan, no? Ibig sabihin, mas mataas ang calorie, no? Kasi porta eh. Pag ginawa mong kilojoule, maglalagay ka, mag-divide ka ng 1,000, di ba? Tama? Lagay ko dito, ha? Para meron tayong, uy, laki nito, oh. Ayan. Uy, sumobra namang liit. Okay, ganito ko na lang. Para ano. Ayan. Okay, ito. Malapit tayo matapos. Sensya na, ha? No. So, ito. Ibig sabihin may 10,000 kilocal per kilogram ka. Lumalabas na sabi dito, isang kilocalory, eto, no? Pareho sila, di ba? Tama ba? Pareho sila, kilocal. Ibig sabihin, sa isang kilocalory, merong 4,184, ilan to? Ano to? Anong unit to? Joule. Joule. E di pag dinivide mo ng 1,000 dyan, di ba kilojoule? So hindi ko na ipapakita, ha? Iano ko na lang agad. No, kasi fifth naman na kayo, alam niyo na 'yan, no? Maliwanag ba? Okay ba 'yon? Kasi ito, 1 kilocal, isang kilocalory is 4184 joule. Eh pag kilojoule lang ginamit mo, 'di ba? You just have to divide this by 1000, no? So mangyari diyan 4.184 joule. Ito 'yon, no? So makaka-cancel yung kilocal, kilocal. So anong matitira? Kilojoule per ano to? Kilojoule per kilogram. O, paano yun? O, wala namang ano. O, tinan mo ha. Para naintindihan yung sinasabi ko. Kilojoule per kilogram. No? Ito yung energy per unit mass. So, meron kang ganitong energy galing from kilocalorie, kinonvert mo sa kilojoule. Kilojoule bawat kilogram. So, anong kailangan mo para makakuha ka ng kilojoule per hour? Anong kailangan mong units? Kilogram per hour. Kaya nga, dapat, ito ay, ano, maglalagay ka din ng kilogram, tapos, per hour. Tama? Tama ba? Para makakuha ka ng kilojoule per hour, kailangan mo ng kilogram per hour. Anong unit yung merong kilogram per hour? Di ba yung mass flow? Tama? Nakukuha ba? Yes, sir. Oh. Pag meron kang mass flow, kilogram per hour, o di cancel na to, tsaka cancel na to, kilojoule per hour na. At yun ang ating target, di ba? Saan ka kukuha ngayon? Saan ka kukuha ngayon ng mass flow? Nasusundan na. Kasi I'm after dun sa procedure natin, sa step by step ng process, kung papano, di ba? Saan ka kukuha ngayon ng mass flow, ng fuel? Anong gagamitin mo na formula? Di ba meron kang, eto dito, di ba? Di ba meron kang, ano, yung density? Anong form ng density? Mass over volume, di ba? So, pero, hindi ka binigyan ng density, no? Ang binigay sa'yo, specific weight, no? Which is also kind of equivalent sa density, di ba? So para maintindihan. Inaano ko lang ang dinidetalye natin kasi last na to eh. Para at least ma ano niyo yung approach, no? Anong binigay sa atin? Specific Anong binigay sa atin? Specific gravity, di ba? Ano ba specific gravity? Specific gravity is given the reference substance is water.
density of the object divided by the density of the water, no? So yun yung specific, how do you calculate the density from specific gravity, or how do you calculate the specific gravity, no? So yun yung mga inaano natin, no? So ayan, no, para lang makita, no. So specific gravity is density of the object and density of the water. Kukunin ko to, no, para malinaw sa inyo. Para makita natin kung saan, 'di ba, yung procedure, 'di ba? Yan. 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 Ngayon, specific gravity, 'di ba, ang binigay, density of the object, density of the water. Ano yung density ng fuel, ng bunker oil? Ano 'yon? Ano yung density na binigay, class? Ayun na, specific gravity. Point? 75. Oh, nilalagay ko na, no? Kasi specific gravity is a unit less, di ba? Kasi maka-cancel yung parehong density. If your density has a unit of kilogram per meter cube, and here is kilogram per meter cube, siyempre, cancel yan. Kaya walang unit yon. So, binigay na ang specific gravity pala ng bunker oil na ginamit ay 0.75, o equal ko dito. Ano yung density ng object natin? Hindi natin alam. No, ano yung object natin? O yung fuel, o yung pinag-uusapan natin na fluid, yung bunker, di ba? So, ano yung kailangan natin yung density ng bunker? Kasi kailangan natin yung mass, 'di ba? Bakit natin kailangan yung mass? Kasi 'di ba density is mass over volume, 'di ba? Density is mass over volume. Ngayon, makakuha tayo ng volume, no? Ng flow rate, mamaya makikita natin 'yan. I-multiply natin sa density, 'di ba? So, ito ah, bunker, 'di ba? Yung fuel dapat volume din ng bunker, no? Yung liter, no? So pag minultiply mo pala yung density tsaka volume, magkakaroon ka ng mass, di ba? Tama ba? Cross multiply, di ba? Cross multiply. So ito yung mass ng fuel or ng bunker, no? Same as mass ng bunker. Bunker, right? So yun yung kailangan natin. Bakit natin kailangan 'yan? Kasi kailangan natin dito, ayun, no, mass of fuel para makuha natin yung energy balance na sinasabi, no? Na mamaya, kasi ang tinatanong sa atin is liter, eh. Ano ba yung liter? Ano tong property ng anong property to ng bagay? Area ba to? Volume. Eh di ba yung volume nga ang pinapako, makukuha natin mamaya, ayan, no? Di ba? So, pero kailangan makuha muna natin yung mass, di ba? Pag nakuha natin yung mass, Di ba density is mass over volume. Pag nakuha mo yung mass, paano makuha yung mass? Di ba dito nga, paano makuha to? Eh di ba sa specific gravity nga, no? So sa specific gravity, makukuha natin yan mamaya. Tapos, eto naman, pag meron na tayong mass, tapos density, no? Or specific weight, yan, makukuha natin yung volume. Bakit kukunin natin yung volume? Kasi nang tinatanong, 'di ba? Ayun, oh. Tama? Nakukuha niyo ba yung procedure? 'Di ba? Yun ang ina-emphasize ko rito, yung logic kung paano natin i-solve yung problem. So ngayon, punta na tayo, no? So meron tayong ganito, 0.75, 'di ba? 0.75 bunker, tapos ano ba yung density ng water? Ano yung density ng water? Kasi reference, dapat may reference ka. 1,000 kilogram per meter cube. O, napakadali lang yan. Hindi na kailangan ng calculator. Ano to? Sa fraction. In fraction, ano to? 3/4. Di ba? O, kahit ito, di ba? I-multiply mo lang. Ito, 1 lang naman to, eh. 0.75 or 3/4 ng 1,000? 3/4 ng 1,000? 750. O, ito. 1,000 magiging 700
50. Tama ba? Tama ba tayo? So, ibig sabihin yung density of bunker, no? So, density of bunker equals ano? 750. Tama? 0.75 eh. 0.75 or 3/4 ng 1,000. Diba? So, ang 3/4 ng 1,000 is 750. At ang unit niya ay merong kilogram per meter cube. Saan niya nakuha yun? Kasi ito, minultiply mo yung density ng water dito sa specific gravity. So, lumalabas na meron tayong density ng ano, bunker. Yan, di ba? So, density ng bunker. No, yung bunker oil. Yung bunker oil, ang density niya ay ano, eto. Kasi, kinuha natin sa formula ng specific gravity. Di ba? So, ngayon, paano naman natin nakuha yung mass? Mass. O, tingnan mo dito. Di ba, dito ka na nalagay. Di ba, meron tayo kanina na ano, di ba meron tayong kanina na formula, di ba? So, ito yun, oh. Yung mass of fuel times 10,000, di ba? 10,000, ano yung 10,000? Yun yung higher heating value. Minultiply natin ng 4.187. Saan galing yung 4.187? So, conversion, di ba? So, 1 kilocal is 4.187 joule, di ba? Kasi mas mataas yung kilocal, no? Ngayon sa energy balance, ito daw ay equal saan? Doon sa ating unit na kilojoule per hour, no? 5,088,077, no? Ngayon, anong percent natin? 100%. Ibig sabihin, 1 lang 'yan, no? Kasi wala tayong losses, no? So pag kinuha mo 'yan, anong makukuha mo? Magkakaroon ka ng mass of fuel ng bunker, no? So paki-compute nga to, class. So what is our mass of fuel? Ang gagawin mo, 5,088,077, i-divide mo, no? Cross multiply lang 'to, eh. Divide mo ng 10,000. Di-divide mo uli ng 4.187, which is equivalent ng 1 kilocal, no? Per kilojoule. Kilojoule na yan, no? So, eto, ang magiging unit nito ay kilogram per hour. At lumalabas to, though, based on my notes, eto ay 202.53 kilogram per hour. Right? O, eh, diba, eto na yung mass of fuel natin. Saan natin nakuha yon? Doon sa energy balance. Na ito yung total heat, 'di ba? This one is total heat, 100%, so wala tayong problema diyan. 'Di ba? QT, total heat na sinupply or kailangan i-supply ng fuel para ma-dry niya yung sand, at equivalent 'yon dahil energy balance nga dun sa mass flow rate ng fuel times the heating higher heating value, 'di ba? Yun yun. MF times HHV, no? Yun yun, no? So yun yung another formula for heat energy, no? So ngayon lumalabas ito yung unit natin. So saan natin gagamitin to? Mass flow. Balik tayo dito. So density is mass, no, over volume. Oh, dahil flow 'yon, oh, dilagyan mo ng dot, flow rate, volume flow rate. Ito naman ay yung sa bunker, right? Oh, direct substitution ko. Ano ang density ng bunker oil? I think na-compute na natin. Ano yon? Density, ay no? Diba? So, isasubstitute lang natin, ha, para malinaw. 750 kilogram per meter cube. Ano ang mass flow natin? Flow? 2.53. Nakikita ba, Renibel? Ito? Kita ba? Nakikita po, sir. Oh. Oh. So, ito ay 202.53 kilogram per hour. So, anong natitira natin? Volume flow rate. Di ba yun nga ang hinahanap?
Tama? So, paano mo kukuha yung volume flow rate, no? I-ano natin, dito na lang, no? Ipataas natin. So, i-cross multiply lang natin, no? So, volume flow rate is what? Is mass flow rate over density, no? Puro naman fuel yan. Puro bunker ang pinag-uusapan natin dyan, ha? Wala namang ibang fuel yan, eh. Ano yung mass flow? Diba? Ito yan, no? Volume is mass over density. So, ang mass flow ay 202.53. May unit tayo na kilogram kada oras. Ano ang density ng bunker fuel ayon sa ating calculation? Anong nakuha natin na density? 750 kilogram per meter cube. Yun yung density ng bunker. Paano mo nakuha yan? Sa formula ng specific gravity, di ba? Ito ay 0.75. Ito ay 1,000. As reference, solvent, universal solvent. O nakuha mo yung density ng object or yung fuel na in our case is the bunker. Right? So, ito yon. So, all we have to do is to substitute yung ano density, which is 750. Ano yun? Kilogram per meter cube. Anong makakancel dyan? Kilogram. Kilogram tsaka kilogram, parehong nasa numerator, di ba? So, eto, tas eto tataas doon, di ba? So, magiging 1 meter cube, no? So, mangyayari dyan, ang magiging answer mo dyan ay ano? Meter cube per R. Tama ba? Paki-divide mo nga to. Anong yun? Ano? Paki-divide lang. 0.27. Ano na? 0.27. Oh. So lumalabas na ito ay 0.27, which is malaki. Cubic meter eh. Alam mo ba yung cubic meter? Tatlong, yung dipa mo, no? Dipa, length, width, tsaka height. No? Yan ba ang sagot o hindi? Kiloliters po, sir. Oh, di ba? Ang tinatanong naman ay liter. Di ba? Hindi naman meter cube. Eh di magko-convert pa tayo, di ba? So ang gagawin mo ay magko-convert. So ganito, 0.27 meter cube kada oras. Ilang meter cube sa isang sa liter? Di ba? So, sa isang meter cube, maggawa ka ng 1 meter cube. Ibig sabihin, isang metro ng length, isang metro ng width, isang metro ng height. No? Tapos, ang malalaman doon ay 1,000 litro. No? Kumuha ka ng coke, lagyan mo ng tubig. Yung coke na litro, di ba? 1 liter nga yun. No? Ang equivalent kasi ng litro na volume sa kilogram ay 1 kilo. No? So, yun ang mga conversion dyan. So, ngayon, sa isang metro cubico, meron namang 1,000 liter. Tapos meron sa 1 cc equals 1. Di ba? Etong 1 ano to? 1 cc equals 1 ml, no? Yan. Kasi di ba ginagamit siya sa mga gamot tsaka shampoo, ml. Oh. Pero dito, yung linear length niya, cubic meter, cubic decimeter, cubic centimeter, cubic millimeter, no? Yan, no? So, ano maka-cancel dito? Ano maka-cancel? Meter cube, no? So, ito, hindi mo na kailangang mag-calculator dyan. 1,000, eh, di ba? Ito, 1, 2, 3. Ilan? 270 liter kada oras, no? So, 270 liter kada oras, no? Kasi 100% tayo na efficient, eh, no? Hindi naman tayo wala tayong losses, no? Kasi sabi at 100%, tina mo, 100% efficiency, no? Ibig sabihin, kung anong pinasok mo na fuel, na ano niya, na convert niya lahat, no, sa heat, na dry niya, no? So ito ang sagot dito ay 270 liter per hour. No, sa ano 'yon? Andito tayo sa, ano, malito ah.
Sorry. Huwag niyong sundin yung nailagay ko, no, galing sa estudyante. Now, ito ay 270 liter per hour. Kung meron tayong efficiency, mga 75%, 90%, o mga ano lang mababawasan yan, 235, 240, no? Kung mga 90% tayo, eh kaso ano lang eh, 100% tayo eh, walang losses eh, no? So kung ano yung volume na ano na yan, na convert niya lahat dun sa heat, no? Sabi dun sa ano, no? Sa, ayan, na dryer, is 100% efficiency, no? So yun yun, no? Sa iba, bibilisan na lang natin, yung procedure lang, no? Ibibigay ko na lang yung ano, yung answer, no? So dito, ayan, no? A cooler 10 by 18 feet is insulated with the equivalent of 3 inches of extruded polyesterine. Ibig sabihin niya, yun yung insulation niya. Compute the heat gain through the wall in BTU for 24 hours if the inside temperature is 37 degrees Fahrenheit and the outside temperature is 80 degrees, ano? Is, outside temperature is 78. So, ano ibig sabihin ba niyan, no? So, meron kang cooler, no? Para lang mabilis. Siyempre, cooler yan, di ba? Parang cube, no? Kaso ang cooler na to ay insulated 10 by 18 feet, no? So, 10 by 18. Ano ibig sabihin ng 10 by 18? Ito, no? So, yung area niya ang pinag-uusapan, no? Halimbawa, no? Ito yung area, no? Yung isang area na, ano? Concerned area, no? Yung concerned area na, ng, ano, ng cooler, no? So, concerned area. Yung area lang naman na pinag-uusapan dun is yung area na involved, no? Halimbawa, ito ay may insulation, no? Normally naman ang insulation niyan is pare-pareho eh. Sa length, tsaka sa width, tsaka sa height, pero area lang ang kukumputin mo, no? So 10 by 18. So halimbawa, ito yung 10, no? Ito yung 18, ito yung 10. So makakuha ka ng area, no? 10 by 18. Eh pag ano, dito, pwede rin yun, no? Kung halimbawa, 10 din to, no? So, ang importante lang dyan, it's a two-dimension surface area na pinag-uusapan. Ngayon, 3 inches of extruded polyesterine, no? So, ibig sabihin, ito may thickness na 3 inches, no? So, ibig sabihin, kung ito yung, ano mo, area na pinag-uusapan, no? So, ito ay 10, ito ay 18, yung thickness na pinag-uusapan ay 3 inches. Ngayon, kumpitin mo daw yung heat gain through the wall kasi mga wall to, di ba? Wall ng ano, ng cooler, no? Yung cooler na ano, parang freezer, no? Compute the heat gain through the wall in BTU per 24 hours if the inside temperature is 37 and the outside is temperature is 78. So, eto may outside, di ba? Sa labas mas mainit, 78, di ba? Mga 27 siguro 'yan. No, 26. Sa loob ng cooler, ano? 37 degrees Fahrenheit. Ngayon, nasa Fahrenheit ka. So, all you have to do, ito lang, no? Ang formula is this, no? Q equals U A what? Delta T, or temperature difference, di ba? U A delta T, no? So, yun yung ating, ano? Ano? U A D, pwede kasing D or, ano? Pwedeng D, pwede ring DT. No? So ang gagawin mo ngayon, kukunin mo yung D, no, yung temperature difference, ito, no, delta T, or di ba? UA delta T or D, difference in temperature is just the same. So paano makuha? Ang difference is 78 minus 37. Ano yung area? O, alam mo naman yung area, di ba? Ano ba yung area? 10 by 18, no? E kaso feet 'yan. Magkakaroon ka ng square feet, di ba? So, square feet yan. Ano naman yung U? O yung U, binigay ba yung U? Hindi. Hindi, di ba? So, titingnan mo yan, no? Sa internet, o sa table, or sa kung saan, no? So, pero may unit yan na ito, no? Yung U is like this one. In thickness, no? Yung thickness, no? 3 inches. Tapos, kasi ito yan eh. U is 1 over R, no? So, kailangan alam mo muna yung resistance, no? Ito yung thermal resistance, ito yung overall convection. Ganun yun, overall heat transfer constant, no? Ito yung constant ng heat transfer, no? Overall, paano malalaman? Sir, ay. Question lang po. Ano? Parang magkabaliktad po yung 3 tsaka po yung 2.
Saan? Sa problem? Opo, sir. Ay, hindi. Diyan po sa solution. Paano magkabaligtad? Yung... sir, di ba ang U is equals to K over X? Ano na? U is? K over X. K? K ba to? K over X po. Ano yung X? Yung X po, sir, yung thickness. Ah, oh, okay. No. Ito yung thickness. Parang baliktad po yung sagot, sir. Parang dapat po yung 3 po yung denominator, tapos yung 0.2 po yung numerator. Ano yung K? Is thermal? Thermal conductivity? Opo, sir. Hmm. Kasi maraming variance sa formula, no? Kasi pwede kang kumuha ng U equals 1 over R, kung alam mo computein yung thermal resistance, or, eto nga, yung K over X, which is thermal conductivity divided by the thickness, no? So, anyway, pero pareho yung sagot nyo? Pareho yung naging sagot nyo o magkaiba? Magkaiba po, sir. Okay. So, dito lang tayo nagkaano, no? So, dito lang, no? Kasi sa estudyante ko... sa estudyante... Pero tama ba to? Square feet, mga cancel. Fahrenheit, mga cancel. And then R, no? 24R. 24 hours, no? R, kung per day to, di ba? About in 24 hours. Per day, RR, so BTU per day. Mali pa rin to, no? BTU. Ano to? Times 24 hours. Pwede rin, no? Kasi, bakit divide, no? Hindi to dapat divide, no? Kasi pag minultiply mo ng 24 hours, dapat hours yun, no? Anyway, so, basta, i-recheck ko na lang, no? I-recheck ko tong ano? I-recheck ko to, tong formula. Anong hinanap natin? Yung U, no? Kasi yung formula ng U is either 1 over R or yung in terms of thermal conductivity, sandali lang ah. Pasensya na, medyo nag-overtime tayo. Pero para lang ma-settle na to, no? What is U? Ano ba yun? U ba yun? In terms of thermal conductivity. Tinatin kung kaya ng, ano to, kung kaya ng AI ng Google. Hello? Ito to, no? What is U in HVAC? Oh, thermal transmittance, known as U value, is the rate of transfer of heat through a structure which can be a single material or composite divided by the difference in temperature across the structure. The better insulated structure, the lower the U. No, yan nga yung isa sa mga ano. What is the heat transfer of U? Sabi ko kasi yung thermal conductivity. Ano ba yung tinatanong ko? What is thermal transmittance? No? Balikan natin yung tanong. No? What is thermal transmittance in terms of thermal? Kasi kaysa magbuklat pa tayo ng lecture o kaya ng ano, ng lecture ko o kaya ng libro, di ba? Hindi na yata naintindihan ni ano. Eto, tinan mo nga, tama ba to? Thermal transmittance is the rate of heat transfer through the matter. The thermal transmittance of a material such as insulation or concrete or an assembly such as wall or window expressed as U value. In most countries, U value expressed in SI units as watts per square meter Kelvin. No? Watts per square meter Kelvin U. Kunin lang natin yung formula. What is the formula for U? Thermal transmittance. Kasi nasa lecture ko to eh, kaya lang nagkasagot na tayo eh. Oh, ito lang ang binigay, no? Q equals UA delta T, di ba? Yun nga yung pinag-uusapan natin. Oh, ito. Di ba sinabi ko sa inyo may R value? Pag binigay yung R value, all you have to do is to get the reciprocal. Di ba R value equals the measure of the resistance of the glazing to heat the flow dividing the U value into 1. No? R value equals 1 over U or U is 1 over R. No? So U over R. Ang hinahanap ko kasi, Renibel, yung ano? Yung may thermal conductivity. Di ba yun ang tinatanong mo? Kaso wala namang binigay na thermal conductivity, bakit mo gagamitin?
Bakit gumamit ka ng ano? Nakuha mo ba yung ano? Sir, yung sa ano nyo din, meron din pong thermal conductivity dun sa ano sir, sa answer na binigay nyo sir. Para doon? Pasandali. Sa number na to? Tinuturo ko to sa control system eh, kaya lang kaysa maghalukay pa ako ng ano. Kelvin per watt. Ayun. Ito. Tingnan mo to. Nagagets mo ba to? Ayan oh, yung ito, thermal resistance, Kelvin, 'di ba Kelvin per watt? Kasi yung tinuturo ko sa control system sa mga modeling, no? The equivalent degree Celsius per watt, tama? Ito, 'di ba? Degrees centigrade per watt or Kelvin per watt, the two are the same since the intervals are equal, no? Kasi sa maglalagay ka lang ng 273. Ito, tinan mo ito yung formula na ito. Ayan, kung gusto mo makuha yung thermal resistance, makukuha mo rin yung ano, pero dapat makuha mo yung K. May binigay ba na material? May binigay ba na material? Ha? Polystyrene. O yun. Yun. So, ibig sabihin, ganito, pag inanalyze mo lang yung formula, di ba, yung thermal resistance, di ba, ganito, yun. So, yung thermal resistance, di ba, is equal to the reciprocal of U. Ito yung transmittance, di ba? Yung kanina, yung pinag-usapan natin, pag may mga insulation, di ba? So, pag kinuha mo yung U, is 1 over thermal resistance. Now, ano yung thermal resistance? L. So, kukuha ka ng L, which is the thickness, ayun o, plain thickness. Ginawa na lang L, ha? Plain thickness. Diba? Ayun yung, ano natin, 3 inches, diba? K, thermal conductivity. So, ibig sabihin, ito yung thermal conductivity. Kukuha ka sa, internet or sa mga reference, standard reference, no? Kasi meron sa likod yan ng libro, hindi ko na lang naibigay. Pero kasi available yan sa internet. Kasi polyesterine is like a universal material. So, ang gagawin mo, kukunin mo yung thermal conductivity ng polyesterine ba, sabi? Sa problem? O tama, yan o. So, hanapin mo, extruded polyesterine o polyesterine lang, walang problema. Kunin mo yon, no? K, tapos area. Ano yung area? Eh, di ba yung 10 by 18? So, ang mangyari dyan, so 3 inches, 10 by 18, o di ba? Iko-convert mo muna 'to ng feet, di ba? Para puro feet, 3 inches, 12 inches, 1 foot. Ito magiging square foot, tama? Kasi 10 by 18 eh, di ba? Yung area is 10 by 18. O ang natitira na lang sa iyo is K. Dapat ang kukunin mong value ng K is ito, no? Watts. So gawin mong BTU per meter, edi foot, Kelvin. Anong Kelvin sa English? Fahrenheit. 'Di ba? Para magtama sila dito. Kasi naka-feet ka, feet tsaka feet, ayan oh, feet, Fahrenheit, 'di ba? May Fahrenheit ka, no? Fahrenheit tapos BTU, no? Kasi ano kay naka-feet ka eh. Otherwise convert mo lahat 'yan ng mga meter, yung 10 by 18 convert mo ng meter, tapos yung 3 inches convert mo ng meter, tapos ang kunin mo na K ay yung ng polyesterine as ay ano, watts per meter Kelvin, di ba? Ay no. Yan. No? So makukuha mo diyan, pag kinumpit mo diyan ay 1 over RT, di ba? RT. So i-reciprocal mo 'yon, 1 over U. So makakuha ka ng 1 over U. Tama, 1 over U is U is 1 over R, di ba? Pag nakuha mo ng U, balik ka sa formula, no? Q U equals UA delta T. 'Di ba may delta T ka naman? Kaso Fahrenheit 'to, no? 38 ano bang Fahrenheit natin? Sorry. 78 tsaka 37. So it's convenient na igawin mong English para hindi ka maraming kino-convert, no? 78 minus 37 is delta T. Area is 10 by 18. Yung U should have this BTU per foot, no? Degree Fahrenheit, no? Para makakuha ka ng Q, no? Otherwise, puro metric, no?
So, yun lang ang sinasabi kong formula. Now, hindi ko sinasabing tama to kasi ito ay galing sa estudyante, inano ko na lang, no? Pero the main formula is this, no? Q equals U A delta T. May delta T ka na, area meron ka na, which is 10 by ano? 'Di ba? 10 by 18. Yung U na lang ang pinagtatalunan natin. Either kunin mo yung U ng polyesterin diretsa, 'di ba? Or gamitan mo ng ito, no, ng formula, no, kasi ito, 'di ba, ito tinan mo to, Renibel, no, so 'di ba ito 'yun, no, yung RT daw is L over KA, no, pag binalitan mo yan, ganito lang yan, eh, KA over L, 'di ba, kasi 1 over R, eh. Nakukuha mo ba, pag ginawa mo tong 1 over R, yun na yun, edi ganyan na, no? 1 over R, baliktarin mo lang to, 'di ba, so pupunta sa taas yun, pupunta sa baba. So, KA over length. Kaya siguro ginanto niya KA, pero hindi pa rin. Kasi saan yung area niya? Kinultiply ba niya yung area? Na dapat K, no, kung may A, kung may K siya, tapos area over L, yung thickness. Diba? Yun ang sinasabi mo, di ba? Yung sinasabi mo, nasa denominator yung sa baba. Ha, Renibel? Okay. Oh, di ba? So, ganito kasi yan. Yung U mo, di ba? Yung U mo is 1 over R. So, babalik rin mo to, no? So, K times area over L. So, tama yung sinasabi mo, no? So, kunin mo yung thermal conductivity ng polyesterin. Andiyan naman yan sa, ano, sa internet, di ba? Polyesterin in terms of BTU per foot per degree Fahrenheit. Area is 10 by 18. Length is 3 inches, no? So, ganito yan. K ng polyesterin. Area is 10 by 18 feet. Tapos, length is 3 inches, no? 12 inches divided by foot, di ba? Cancel yung mga inches. Oh. So, foot, tapos square foot, tanggal na. So, feet na lang to, no? Tapos, eto, di ba? Ang BTU per foot, degree Fahrenheit, cancel yung foot, no? BTU degree Fahrenheit ang mangyayari dito sa U, no? So, yun ang pwede mong gamitin dito sa formula na Q equals U A delta T. May delta T ka na, may area ka na to. So, ang kailangan mo na lang is yung U, value ng U, no? So, transmittance. Oh, tingnan natin, no? Last na lang to. Baka pwedeng ano, makita natin dito. Anong tawag doon? Transmittance. What is the ano yan? Transmittance ba 'yon? Transmittance for polyesterin. Dapat extruded, no? Baka may mga kanya-kanyang ano yan, property. Oh. What is the transmittance for extruded polyesterin? What is extruded polyesterin? What is the R value? Ito R value. Kita mo to? Ay, ano ba tong R value na to? Baka iba tong R value na to, no? Extruded polyesterin. Nako, marami pa tayong babasahin. Basta ang sinasabi ko lang, kung may makuha ka na polyesterin na ano, na transmittance, 'di ba? Pag may nakuha ka na table ng transmittance, 'di ba? Diretso na, 'di ba? Kasi transmittance is U, eh, no? Kasi nasa likod ng libro ko 'yan, eh. Pero since internet naman 'to, edi mas marami tong reference, 'di ba? Kaya lang baka maubos lang oras natin dito kung saan tayo dalhin, no? Extruded polyesterin tinatin dito. Sadali, last na lang, U value. U value of extruded polyesterin in English units. Ayan, no? Tinan mo to. Nakita mo ba to? What is the U value of polyesterin? Sana tama nga yung units. O, tama rin naman. Kaya lang, metric, di ba? O, pwede mo lang i-convert sa English. Ayan, no?
The insulation is typically expanded polyesterine, and having insulation inside and out gives a U value of at least 0.2 wa square meter. Ano ba to? Kelvin ba to? Tama, di ba? Watts per square meter, per area eh. Di ba? Watts per area, Kelvin, no? Wall thickness, ganyan-ganyan, U value. Oh, eto. To increase the internal insulation and can provide U value of 0.11 watts per square meter Kelvin with a wall thickness of 335, no? So, ganun. What is good value? 1.6, 1.8, di ba? So, yun 1.6, 1.8. Pero tayo, 0.11 ba ang sinasabi? So, R value, 0.0. Eto to. With the conductivity, extended porosity of 0.34, no? So, anyway, basta ang pinag-uusapan lang natin dito, class, no? Ang pinag-uusapan natin dito ay standard to, no? Kumbaga, hindi magkakalayo yung standard. Yun ang point ko dito. Pag tinina mo sa mga reference standard, kasi nasa internet naman tayo, no need to. Kung meron kang hawak na libro, katabi mo, okay lang yun, bigla mong kunin, no? Pero pag wala, sa internet, no? Kasi hindi lang tinitingnan ko dito yung value, tinitingnan ko yung procedure, no? Kung tama yung pagkuha nyo. Ito, extruded polyesterine with a conductivity of, di ba? 0.034, ano ba yun? Conductivity at yan, di ba? So, thermal conductivity yon. So, anong gagawin mo dito? Yung thermal conductivity mo, isaksak mo dito. Eh, kaso, watts per meter Kelvin yan, i-convert mo ng English, no? Para English tong area mo, 10 by 18, tas yung length mo, yung which is L, no, yung thickness, no, gawin mong feet, kasi 3 inches eh, gawin mong feet, so makakuha ka ng value, no, so yun ang point ko, no, if you were given conductivity, no, pero kung kaya mong compute-in yung R, kaya mong compute-in yung U, wala namang problema, no, so yun ang point ko, no, at madali na lang sundan nyo, no, 5,000, ganun din naman to, itong 4,000, no, so ano bang makukuha natin dito? 5,000 of what, no? So, ito, mga MCP delta T lang naman to, no? Madali lang yan. 5,000 of, ano yan? Yung beef, no? 4,000 pounds of green beans. Ito yon, no? So, ito yung sagot, no? Green beans, no? 5,500 crates of apples, no? Ito yung sagot. Na-doble yata. Tanggalin ko lang to, no? So, ito yung magiging sagot natin. Ay. Yan, no? So, inaano yung product load, no? So, 24 hours. Yan, di ba? So, 24 hours. Tapos, ito yung unit, no? Kahit hanggang dito lang tayo answer natin, walang problema sa alpha, no? Kasi 24 hours is either i-divide mo ng 24 hours o ano, di ba? Kasi per 24 hours eh, ibig sabihin per day eh, di ba? Per 24 hours, di ba? Or pag multiply mo ng 24 hours, no? Ibig sabihin 24 hours, tapos i-divide mo rin, di ba? 24 hours per day. About 24 hours, 24 hours per day kung day side, no? So walang problema to, madali lang naman to, no? Kung whether 24 hours, i-divide mo para BTU per hour, no? So ganun yan, no? Tapos yung mga multiple choice na bigay ko na to sa inyo sa ano sa naibigay ko na to sa ano midterm. sa midterm, no, kumbaga pinaano ko lang to, no. So ito ay subcooling, tapos saan ba nangyayari yung mga cooling effect, di ba, sa evaporator, alam niyo naman yan, di ba? Tapos multi evaporator, ito ay ganito, so m ano lang to, di ba? Compressor performance is mass flow H2 minus H1, no, so mako-compute niyo yan. Anong angle ang less, di ba? More dynamic loss pag masyadong malaki yung angle, no? Right angle, di ba? Incur more dynamic loss. So, mas maraming loss pag naka-angle. Yan, no? Right angle. So, B. Ito naman, flooded chiller, no? LMTD, may formula din yan. Ibibigay ko na lang later. Ano ang less dynamic loss? Saan less ang loss ng mga refrigerant flow? Or pressure. Long radius, no? Pag long radius, kasi maganda yung, parang rotonda yan eh. Maganda yung flow, malaki yung radius, no? Tapos, better section for ducting given the same area, siyempre, circular, no? Given the same area, mas makakatipid ka sa circular. Eto, meron tayong, makukumpute mo to, no? Kasi,
bawat 400 tons, di ba? Ay, bawat 400, tama ba? Bawat 400 cubic feet per minute ng air, isang tonelada, tama ba? Natatandaan ba? 400, di ba? Oh, last na lang. What is the ideal volume of air per ton of refrigeration? 400, alam ko eh. Tama ba? Ayan o. The conditioned air quantity for air conditioning should be about 400. No? Galing nga sa ASHRAE. Tsaka sa mga government ng US, no? At ina-adapt rin ng Pilipinas, no? The conditioned air quantity for air conditioning should be about 400 cubic feet per minute per ton of cooling capacity, or yung refrigeration capacity, or yung cooling capacity na tinatawag. So, sa air, volume na 400 cubic feet, kada minuto, isang tonelada ang ilalaan mo na cooling capacity sa evaporator, no? So, ganun yun, no? So, nasa na tayo? I think yan na, no? So, wala na tayong problema sa multiple choice. Kaya nyo nang checkan. Ang ibibigay ko na lang maya-maya is yung mga ilang answer, no? Ayusin ko na lang tong answer. No, pero yung mga machechikan nyo, checkan nyo na, no? Na-compute na natin tong number 2, which is mahaba, no? Pero naayos naman natin. Ayusin ko na lang yung number 1, yung tower type, no? Para kayo na bahala mag-check, tsaka i-re-check ko na lang. Napakitulungan na lang ako kasi dahil kong ginagawa, eh, 13 yung klase ko, ha? So, yung machechekan nyo, checkan na. Bali, ang naiwan na lang sa atin is yung number 1. Tama ba? Number 1? Kasi ito, alam mo ba yung answer dito, Renebel? Nasaan ba yung sa delta T? 5,000 pounds. May answer na tayo dyan. Yung sa delta T. Ah, ito, na, meron na yan, ha? 505 crates. Okay naman yan. Yung ano, wall, okay lang yan. Ito, 7. Oh, madali lang yan, no? So, ano lang yung naiwan sa atin sa problem? Yung LMT, di ba yun? Ano yung naiwan sa atin na problem? Von? Yung one lang po ata, sir. Yung one lang, no? Kasi yung iba na nabigay ko na to sa prelim pa lang yata, sa midterm, nabigay ko na itong mga to eh. Di ba? Paulit-ulit lang para... Pinapaulit-ulit ko para matandaan. So, ibig sabihin, nare-retain sa isip nyo. Lahat yan, paulit-ulit. Yung number one na lang. So, ang utang ko lang sa inyo ay number one, no? Nandito naman yung sagot, pero lilinawan ko na lang, no? Lilinawan ko na apo, lang. Sir, apo, sir. Okay, ha? Apo. So, para matulungan nyo lang ako, para ibigay nyo yung score sa akin, no? Pero, ang utang ko na lang, hintayin nyo na lang is yung number one, no? Kasi kakain muna tayo, kain muna ako, tapos sa ako to lilinawan. Nandito naman yung sagot, nandito naman, ha? May maano lang yung... Sakali po na, ano, ay, bali po, i-checkan po namin lahat-lahat, sir, pagkabigay nyo po ng number one. Oh, hindi, pero yung ano, pwede mo nang checkan, di ba? Ibibigay ko na to ngayon, tong lecture natin, di ba, may mga, ayan, oh, Q1, di ba? Q2, Q3, may total Q, di ba, makukuha mo naman dito? Total Q. Apo, sir. Makukuha mo naman yan, yung ano, ayan, oh, ano yung liter natin? Ito, 270, di ba? Tapos, ano yung total na, ano yan? Bali, sir, pagka-check po namin ngayon, ibibigay na po namin yung score namin, sir, kahit wala pa po yung number one, sir. Okay, pwede rin. Ako na lang mag-check ng number one, no? Para hindi okay, na kayo ma-istorbo. So, lahat yan, based doon sa formula natin, tsaka sa mga lecture natin, doon sa mga, ano, nandun yun lahat sa, ano, sa, kung matyaga kayong magkalkal ng channel natin, nandun lahat yan. Pati yung tower type, inaayos ko lang. Apo. So, ang utang ko na lang is yung number one. Kung pwede, pag checkan nyo, nabigay nyo, walang problema, ako na lang mag-check, no? Ako na lang mag-check sa number one, ha? Okay po, sir. Copy po. Nandun ba yung points nilagay ko ba? Kung ilang points yun? 1 to 10 ba yun? Yes, sir. Nandito po. Nandiyan naman, so total 100, no? Total 100. Meron, no? Sige. So, ako na lang mag-check ng number one kasi eto naman, lilinawan ko na lang, ha? So, pasensya na, class. Maraming salamat.